Hello guys and welcome back to my channel and this is Papa Dave. So for today's video guys, gusto kong i-share sa inyo, ipakita yung nakuha kong trabaho as data entry. So dito sa trabaho na to guys, sweldo niya sa akin is $8 per hour. So isipin nyo no, sa data entry, sa basic na data encoding lang, pasusweldohin niya kayo ng $8 per hour sa napakasimpleng trabaho lang. So dito guys sa video na to, ituturo ko sa inyo kung paano makakakuha ng ganitong trabaho at kung ano yung proposal na ipinasa ko para makakuha ako ng ganitong trabaho. Okay guys, sa mga bagong viewers natin, kung bago ka pa lang dito sa ating YouTube channel, please subscribe and hit the notification bell para updated ka sa mga tutorials natin. Okay, so proof of payment muna tayo guys. So kung makikita nyo rito ay meron tayong $38 na sweldo na. Ang tinrabaho ko lang dito ay 4.49. So 4 hours or almost 5 hours na. So ang work limit ko is 30 hours every week. So ito guys, no, sa 5 hours lang meron ka ng $40. So mahigit 2,000 pesos na agad. So dito naman yung timesheet natin, makikita nyo. Ayan, ito yung tinatrabaho namin ay yung mga resibo niya sa Uber, tapos meron silang company na 1010. Okay, so ito yung mga screenshot ng mga tinrabaho ko para makita nyo na ito talaga yung trabaho ang ginagawa ko, no? Ito yung proof natin. So $8 per hour data entry, so napakalaki ng sweldo. Okay, ano ba yung ginagawa namin dito? So dito sa Google Drive, kung makikita nyo rito sa right side, meron akong spreadsheet kung saan siya yung nagbigay ng instruction kung ano yung gagawin, kasi parang gusto niyang makompute yung overall na kinikita or yung inilalabas na pera at saka yung pumapasok na pera. So dito, ito yung Uber receipt. Yan, makikita nyo, inilalagay namin dito. For example, no, ito sa taxi na Uber, yung date, ilalagay mo lang yung date, tapos ano yung expenses type. For example, sa taxi, dahil Uber, yung company niya Uber, tapos yung amount. So ito, sa Hong Kong naman to. So makikita nyo, ilalagay namin dito yung price. So yun lang, wala ka ng ibang gagawin, ganun lang kasimple. Bibigay sa inyo yung resibo, i-encode nyo lang sa spreadsheet. So yun lang. So dito, ang file na ibinibigay niya sa amin, for example, itong Uber, no. Ito, puro resibo yung mga shiner niya sa akin sa Google Drive. Ayan, for example, ito. Tapos ang ginagawa ko, nininext-next ko lang siya. Halimbawa, nakuha ko na yung date, taxi, tapos yung company, tapos yung price, tapos kiniklik ko lang tong next. Yan, tapos dito naman ako sa baba. So, i-input lang natin siya rito. For example, eto, no? Ilalagay ko dito yung date, July 31, July 2021. Tapos dito naman sa expenses type, taxi, kasi nga Uber siya. Tapos dito naman sa company, ang company niya eto. So, ilalagay ko rito Uber. Tapos, yung presyo. So kung Hong Kong dollar siya, makikita nyo rito, no? Copy ko na lang to, kasi naka-format to eh. Yan, Hong Kong dollars, e-edit ko na lang siya. Lalagay ko 326.69. As automatic na siya mag-Hong Kong dollar. So ganun lang. To, sunod sa Uber, bibigyan niya kayo ng maraming file kagaya ng nakikita nyo rito. Ayan, puro Uber yan na mga resibo. Isa-isa nyo yung i-input dito. Ayan, sobrang dami niyan guys. So $8 per hour, yun lang ang gagawin nyo. Lalagay nyo lang date, expenses type, company amount. Tapos dito, bukod dito sa Uber, meron pa siyang iba yung sa phone bill naman. Kagaya nito, no, yung 1010 na company. So ito yung nakikita nyo rito sa right side na yung 1010 company. So burahin natin ito. So dito naman, ganun din. Date, so ayan yung company. Tapos kukunin nyo yung date, tapos yung anong expenses type niya, phone bill. Tapos yung, ano yung company, ito yung 1010, tapos kung magkano. So ganun lang, no, para hindi kayo malito, ang ginagawa namin dito, once na naumpisahan na namin, i-click lang namin tong next button na to. Kasi para maging ano siya, para maging sunod-sunod. So hindi na kailangan babalik pa kayo dito, bababa nyo. So click nyo lang yung isa, tapos click nyo lang yung next, sunod-sunod na siya. So ang gagawin nyo lang dito para hindi kayo malito sa mga ganitong data entry, lagyan nyo siya ng duplicate checker. Para kung sakali man na may duplicate, makikita nyo, magre-red siya dito sa file. Magka-color red siya. Pwede niyong i-double check kung may, malay mo meron siyang pareho, pero para sa akin wala magiging doble rito, kasi pagdating sa date, no, iba-iba sila ng date. So pag nagkaroon ng red sign, ibig sabihin magkakaroon ng duplicate. So pwedeng meron na kayong na doubling trabaho. So ganun lang kasimple dito. So ngayon, paano ako nakakakuha ng ganitong trabaho? So dito guys, sa online jobs, okay, no, meron kayong mga skills. Alam nyo, napakadali lang naman nito, kahit sino kayang kumuha ng ganitong trabaho. So paano ko naman makukuha yung ganitong trabaho? Kung marunong nga ako, pero kung mag-apply naman ako, wala akong oras, wala akong
routine. Kaya kami nakakakuha ng trabaho ng mga madadali dahil meron kaming routine na nag-work sa amin. Hindi kami nauubusan ng trabaho dahil meron kaming time frame sa pag-a-apply ng trabaho. Kagaya ng sinasabi ko sa inyo, kung gabi sa atin, umaga sa kanila. Lalo na sa States. Kung umaga sa atin, gabi naman sa kanila. So kami, kapag maghahanap kami ng trabaho online, lagi kaming on time, consistent. Tapos yung kung ano yung nag-work sa akin na proposal, na ipapakita ko sa inyo yung proposal na pinapasa namin. So yun lang din ang ipinapasa namin. Kasi yun yung nag-work. So kung meron kayong ibang proposal, kunyari may na-edit na kayo na proposal letter, kung i-edit nyo, para sa akin, kung ano na yung nag-work, yun na yung gagamitin nyo, wag na kayong magpalit. So hanggang ngayon sa amin, no, for almost 8 years na nagtatrabaho kami, ganun lang nang ganun yung ginagawa namin kasi hindi kami nagpapalit ng strategy kasi yun yung nag-work. Kaya wag na kayong mag, halimbawa, nakakuha na kayo ng trabaho sa proposal letter na to. So ito, papakita ko sa inyo yung proposal letter. Okay, so ito yung proposal na ipinapasa namin. Almost 8 years na ito yung proposal na ginagawa namin dahil napakasimple, napaka basic, pero ine-edit namin yan kung ano yung mga hinahanap doon sa job post. So for example, naghahanap sila ng marunong mag-set ng magka-calculate ng mga price. Ine-edit namin yung mga skill set kung ano yung hinahanap ng clients. So lagi ko naman tinuturo sa inyo to, no. So ito yung proposal na simula't simula pa nag-work, kaya hindi namin siya pinapalitan. Kagaya ngayon, nakakuha na naman kami $8 per hour. So isipin niyo, napakadaling trabaho. So sa loob lang ng 5 hours ay nakakuha kami ng $40. So ganun lang kadali. So paano naman malalaman, sir? Paano niyo nalaman kung na yan lang ang gagawin niyo? Siyempre, sa ganitong trabaho, once na kinontak kayo ng client, sasabihin niya lang sa inyo, unang-una siya yung nagbigay or siya yung mag-e-explain sa inyo about sa gagamitin yung spreadsheet. So pangalawa, sasabihin niya lang sa inyo, kagaya nito, kunin niyo yung date, kunin mo yung expenses type. For example, kagaya nito, kung sa phone bill ba siya o sa taxi. Tapos yung company name, tinuro niya sa amin yung logo. Isalagay namin yung logo. For example, Uber or itong 1010. Tapos yung amount. Tapos wala na siyang ibang sinabi. Yun lang. Yun lang ang gagawin mo. Kunin mo lang yung mga info na yan sa spreadsheet. Tapos isishare mo lang sa akin. So yun lang yung pinaka-interview. So kung sinasabi niyo, sir, paano yung interview? Ano yung, paano niyo mapapasa yung interview? So guys, dito sa work from home, hindi na uso yung ganun. Yung mga tell me about yourself na yan. Dito, diretsahan na. So yung mga client na makukuha natin, automatic pag nakausap na natin siya, automatic ay i-describe niya na sa inyo or ituturo niya na sa inyo as a training na rin kung ano yung exact itong gagawin nyo. Okay guys, no, sana makatulong sa inyo yung video na to sa mga beginners na naghahanap ng trabaho. Para makahanap kayo ng trabaho about dito sa data entry, agahan nyo yung pag-apply. So sa keywords naman, data entry lang, yung mga data encoding. So isa-shuffle nyo lang naman siya. Ang importante rito, hindi yung mga code. Ang importante rito, yung aagahan nyo yung pag-apply. Kailangan kami, gabi pa lang, nag-aabang na kami, nagre-refresh na kami ng mga bagong papasok na trabaho para parang first come first serve. Kasi once na nag-post yung client, automatic yung client, nandoon pa din siya sa computer kasi kaka-post niya pa lang. Once na ma-tsempohan nyo yun, makapag-apply kayo agad, naka-ready na yung proposal nyo, kukontakin nila kayo agad. So yun, no? Sana guys, nakatulong sa inyo yung video na to. So yun lang po at maraming salamat.